nagkaroon ng signing of Memorandum of Agreement ang Pamahalaang Panlalawigan at ang National Power Corporation o NAPOCOR sa Hiyas ng Bulacan noong unang araw ng Abril upang gumawa ng hakbang sa pagsalba sa Angat Dam. The Memorandum of Agreement which we just signed this afternoon is principally aimed at preventing the possible adverse effect of the continued presence of floating logs, debris, and other waste materials in the reservoir of Angat Hydroelectric Power Plant. Layunin din ng kasunduan ang panatilihin ang kalidad ng tubig sa Angat Watershed at magamit ang mga troso sa infrastructural projects ng gobyerno tulad ng pagpapagawa ng mga upuan sa classrooms. Ako lamang bilang ako'y ama ng ating lalawigan at ang ama ng lalawigan ang iniisip katulad pagdating ng sakuna, hindi ka magsusuhay at magbubulkasil sa panahon ng pagbagyo kundi bago dumating ito at tayo'y natutuwa. Nagpapasalamat tayo sa ating Pangulong Benigno Cuanco Aquino Duterte na ang NPC through the MWSS lumikha ng isang technical working group na inaalam ngayon ang katatayuan ng ating Angat Dam, ang tibay ng Angat Dam. So nagkakabunga ngayon ang ating inisiyatibo, ang inisiyatibo nating lahat na tingnan nila yung tibay ng Angat Dam. Pinirmahan din ng ating mahal na gobernador ang isang espesyal na kautusan. Yung espesyal na kautusan na yon ay tungkol sa paghirang ng Bantay Gubat na tinawag ko na BENRO Forest Rangers. Yan ay mga volunteer groups na pinangungunahan ng mga piling NGOs na tutulong sa atin sa pagbabantay ng Sierra Madre. Ang kalikasan, kapag nasira ay mahirap nang maibalik sa dati o maaaring hindi na maibabalik pa. Kaya naman, unahin nating alagaan ito dahil pagka yung kalikasan ay sinalbahe mo, babalik yan. Ganun din naman pag gumawa ka ng mabuti, babalik din sa iyo na kabutihan sa ibang paraan na perhaps.